Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga gumagawa mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pampaswerte. Kamusta po ba? Natupad po ba ko ng inyong mga wini-wish? Meron ako ituturo sa inyo po mga bossing ko, pero alam niyo po ba ang paggawa ng mga pampaswerte, ang pinakamabisang araw, lalo-lalo na sa mga albularyo, psychic at syempre sa mga gumagawa ng ritual, Tuesday at saka Friday. At ganoon din sa mga usapin ng unang araw at huling araw ng buwan mga bossing. At syempre ganoon din po mga bossing ko kapag po sumasapit ang full moon. Ngayon po mga bossing ko, ako may tuturo sa inyo na isa sa mga pamamaraan upang sa ganun makamagnet po kayo ng swerte. Bukod sa inyong pagiging masipag, kung ang inyong pong nais na mamagnet ay tungkol sa usapin ng pera, bukod sa pagiging masipag, mainam po mga bossing ko na meron tayong pang-attract ng swerte. May pantaboy din po tayo ng mga kamalasan. Kung isa ka sa mga naniniwala at nais nyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito, proven po ito, at mapapansin ninyo na iaadya ka lagi kung saan lagi ikay suswertiin. Kaya kung kayo pinaniniwala at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Kung kayo po mga bossing ko ay masipag, madiskarte, lahat na po yung nirakit po ninyo at kayo pala adasal na tao at lagi na lang ang problema ay pera, isang malaking question mark po yan, bakit ganon ang nagaganap? Ngayon po mga bossing, ako po yung may ituturo sa inyo. Maaaring may mga kamalasan sa paligid ninyo na siya nagiging dahilan kung bakit lagi ikaw ay minamalas. Gawin niyo po ito mga bossing ko, minumukahi ko po sa inyo mga bossing ko tuwing Tuesday or Friday. Or kaya sa unang araw or katapusan ng buwan. Or kaya kapag po full moon mga bossing ko. Pero masasabi ko lamang, kung nagmamadali ka sa mga ganyang araw, kahit anong araw, basta sa umaga na nakarap ka sa gawing silangan, at kailangan po mga bossing focus, maglaan ka ng ilang minuto. Kasi kung sasabihin ko sa mga ganyang araw, pagtapos nagmamadali ka, baka maiyamot ka lamang at hindi ka nakapag-focus, ay maiyamot ka pa sa ituturo natin. Kailangan po mga bossing ko yung may proseso ito, maglaan ka ng ilang minuto para kayo po mga bossing ko ay matupad ko naman ang iwi-wish ninyo na mula sa inyo pong puso. Taimtim na panalangin. Ngayon pa mga bossing, ano po ba itong aking sinasabi? Kasi minsan mga bossing ko, mapapaisip ka. Bakit ganun? Madiskarte ka, masipag, lahat na inirakit, pero parang sa wala't wala ang inyong pagiging masipag, mainam na subukan nyo na po ito. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ano po ba ito? Kailangan lang natin mga bossing ko ng isang malinis na papel. At pagkatapos ay kailangan din natin mga bossing ko ng isang malinis na tubig. At ganun din pa mga bossing ko, ang panulat. Yan. Ngayon pa mga bossing, isulat nyo dito ang lahat ng gusto po ninyo. Halimbawa mga bossing ko, gusto ko na magkaroon ng maraming pera para makabayad na ako kay Kumari. Makabayad na ako sa matagal ko ng pinagtataguan na bombastic. Yung mga ganyan. O kaya kung sino man po yung pinagkakautangan po ninyo mga bossing ko. Sabihin nyo po dito, makabayad na sa mga pagkakautang at kung ano man po yung matagal nyo na pinapangarap ay makamta nyo na. Or kaya po, kung kayo may karamdaman, gumaling na kayo sa inyo pong karamdaman. Or kaya matagal nyo nang ninanais na makapuntang ibang bansa, makapunta na kayo ibang bansa. Or kaya po mga bossing ko, depende sa sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. Or kaya pwede rin halimbawa, yung taong ito ay toxic sa buhay ko, na lagi na lang ako chinichismis, lagi ako nakakaingitan, lagi na lang kung ano ng mga pinagagagawa sa akin na nape-pressure na ako, yung mga gano'n na naaabala ka na, naistorbo ka na, na kumbaga yung nagiging alalahanin na purwisyo na sa buhay ninyo, sabihin nyo po dito, pero huwag kang mag-wish ng pangit. Ang i-wish po dito, layuan na kayo ng taong ito. Yung gano'n mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta isulat nyo ang inyong pong intention sa isang malinis na papel. Tapos positive lamang, sabihin nyo po sa pamamagitan nito, makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap. Ganun po mga bossing, positive lamang, paulit-ulitin ng mga magagandang salitain or kaya pagising nyo sa umaga or kahit nakaupo ka sa trono kung ano man ginagawa po ninyo mga bossing ko, kayo po ay paulit-ulitin nyo na kung ano yung mga sinulat nyo dito na nais po ninyo na maganap. At pagkatapos nyo pong isulat mga bossing ko, ay tutupiin nyo po ito. Pag natupin nyo na po ito mga bossing ko, ito mga bossing pangkalahatan ang pwede nyo pong i-wish dito ha. Hindi lang tungkol sa pera, maging sa usapin ng buhay, pag-ibig, mga anak, bisyo, mga ganun mga bossing. Yung nakaka-pressure sa buhay ninyo na gusto nyo na ng pagbabago, gusto nyo na na matigil na kung ano may yung bisyo pong yan mga bossing ko. Or kaya po yung mga anak ninyo, pasaway, yung mga may mga bisyo na papabarkada, i-wish rin po dito na tumigil na sila sa pagiging
pasaway nilang anak, ganun, sa kanilang bisyo, or kaya sa pag sa napapabarkada sa mga hindi tamang tao. Yung mga ganun, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, i-wish nyo na ng todo-todo ang lahat ng gusto po ninyo. At pagtapos nyo po mag-wish, mga bossing ko, na nakaharap ka sa gawing silangan ng mga bandang alas 7, ilulublog nyo po siya dito. Positive lamang, kiniklaim ko na ang swerte. At kung ano man ang mga winish nyo po dito, ay magiging matagumpay, matutupad lahat kung ano man ang mga winish nyo po dito. Ngayon pa, mga bossing, painitan ito sa liwanag ng sinag ng araw hanggang alas 8 lang ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga, ilagay ito sa ilalim ng inyong pong higaan. At pagkatapos, mga bossing, kapag napansin nyo, sa good for one week, pagtyagaan nyo lang muna, gawin natin good for one week, hindi one month. At saka huwag nyo na lang hayaan na madumi po ito. Pero kung wala pang isang linggo nang dumi na kagad yung tubig, itapon nyo na ang tubig, gumawa ulit kayo ng ganito. Panawagan po ito, mga bossing ko. Ngayon pa, mga bossing, maalala ko lamang dahil sinulat po natin ito, ilagay nyo na siya sa may altar. Pero kung ibinulong nyo sa tubig, walang sulat po, mga bossing ko, pwede nyo siya ilagay sa ilalim ng inyong higaan. Pero kapag sinulat, sa altar nyo na siya ilagay. Magugulat ka, mga bossing ko, dahil kung ano may mga wish nyo po dito, matutupad. Good for one week. Itapon nyo po ito sa lababo, itapon nyo rin yung wishes po ninyo, mga bossing ko, yun sa papel, itapon nyo lang, palitan nyo muli ng bago, pagtapos gumawa ka muli ng panibago. Mapapansin nyo po na parang yung dati yung napakailap ng swerte, masipag ka naman madiskarte, ngayon unti-unti na hindi na uubos ka agad ang pera, bagamat maraming gastusin, hindi ka agad na uubos, yung mga ganun, mga bossing. Kaya yung mismo makakapansin na malaking magandang pagbabago matapos nyo pong gawin po ito, mga bossing. Mapapansin nyo, mas magiging magaan yung dali ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, asya, mga bossing, good luck po sa inyo lahat.